paki-check nyo nga kung yung inyong problema sa books of accounts ay tumatama sa discussion natin sa araw na to. At may mga solution po ako dyan para number one, hindi ka makulong, ikaw na taxpayer ka kasi yung bookkeeper mo tsaka yung CPA mo, makakatakas yan. At ito po ay paano natin i-cure ito pong problem na kinakaharap ng ating mga taxpayer. Paulit-ulit na lang po ito, sir. Paulit-ulit. So, check mo kung ikaw presidente ng company, i-check mo nga kung ito ay nangyayari sa kumpanya mo. O, umpisahan na natin. Number one, ito pong number three. Makikita nyo riyan. Offer, bawal po ito, sir. Pansinin mo yung salitang offer. Offer taxpayer, any taxpayer, the use, yung paggamit. Lakihan natin. The use of accounting bookkeeping records for internal revenue purposes not in conformity with the requirements in the tax code yan. Tax code and regulations. Yan yung number one. Number two is knowingly making false entry, yun yung subject matter nitong number 4. Enters any false or fictitious name. Kaninong name ba yan? Sa books of accounts. So, meron na tayong dalawang transaction. Pangatlong transaction, keeping two or more sets of such records. Ang pinag-uusapan dito, records. Or books of accounts. That's our third. At bago natin puntahan yung fourth and fifth, ini-invite ko kayong bumili ngayon na ng tax bookkeeping for BIR compliance para ho ito sa mga BMBE, business, barangay micro business enterprise. At saka yung nagbabayad ho ng percentage tax. Mura lang ho yung libro at madaling intindihin. Kung interesado ho kayo, mag-email lang kayo ka tax.lovely sa Gmail. Okay? Ano ang gagawin ko natin? Tutulungan ko ho yung mga government agency. Magre-release ho ako ng tax bookkeeping for government accounting. Siyempre, naglalaban dyan yung COA at BIR. Eh, hindi naman mananalo ang COA pagdating sa taxation, laging BIR ang mananalo. So, yung pang-apat is yung failure to keep books of accounts or records. Again, books of accounts and records ang pinag-uusapan. Isa pang failure is failure to make a true and complete transactions. Ayan. Yan ho yung mga pag-aaralan natin. And of course, ito kasi is related doon sa una. Where the books kept in native language are found to be material at material variance with books kept in another language. Referring to this one, dapat pinagsama na to eh. Ito, keeping two books. Okay, siyempre, pag dalawa libro mo, bawal na nga yung dalawa libro. Tapos yung dalawang libro, magkaiba yung variance. Okay, makukulong ka dyan, bossing. Okay. At yung huli po natin is failure to keep preserved records required by law or regulation. Yan ho yung pang ano ba to? Pang lima na o pang anim? Okay, na wala na yung aking iniisip ano. Umpisahan ho natin dito sa ito. Offer taxpayer. So, may taong nag-offer. Magkaiba ho yung, liliwanagin ko lang, magkaiba yung nag-offer dun sa tumanggap. May nag-offer daw sa taxpayer. Okay? Yung taxpayer, tinanggap niya yung offer. Mag-ingat ka. Mas mabigat ang kasalanan mo, taxpayer, kapag tinanggap mo yung offer. Sino-sino ba ang nagtatanggap ng offer? Hindi muna, sino-sino ba ang nag-o-offer pala? Number one, certified public accountant.
merong fake, meron yang original. Tapos merong bookkeeper, may fake, may original. Mag-iingat kayo doon sa dalawang yun. Whether fake or original, mag-iingat kayo. Okay, hindi masamang mag-ingat. Okay, ano daw yung ino-offer? Imaginin mo, pag ang ino, ito madalas to, sir. Mababasa nyo sa mga BIR media release, ginagawa din ito ng mga magagaling at matatalinong mga CPAs, malalaki at maliliit na CPAs, ginagawa din. So sabi dito, ang ano inoper? Number one, accounting records. Number two, bookkeeping records. So, yung accounting records, referring to evidence yan. So, pag sinabi nating evidence, yan ho yung source documents. Pag sinabi nating source document, ano mga example nun? Vouchers, official receipts, sales invoices, payroll sheets, payroll register. Ayan, sample lang ho yun. Pwede pang dumami kung gusto ho ninyo. So, may nag-offer. Yung in-offer ay hindi in accordance with the tax code. Eh, alam mo nang mali, di ba? Mali na eh. Hindi na in accordance eh. Kasi yung tax code, nagke-create yan ng obligations. At ang obligations is magkaroon ka ng pieces of evidence o yung source document na dinikta. Inauthorized, number one, ng tax code. Number two, inauthorized ng Secretary of Finance. Lagi ko sinasabi yan, sir. So, ano yung inauthorized ni Secretary of Finance? Ba? Meron akong bookkeeping for BIR compliance. Diniscuss ko yung mga libro, sir. So, nagbibigay nga ako ng libreng libro. Page 1 to 28. Mamaya, kung gusto mo, i-discuss ko sa iyo kung ano yung libro na yon. Na makukuha mo ng libre, bibigay ko sa iyo yung link. So, bigyan mo lang ako ng pagkakataong ma-explain sa iyo to. So, ang part 1 na pinag-explain natin dito is itong accounting. Second, bookkeeping records. Bookkeeping records. So, yung bookkeeping records is dalawa. Alin yun? Yung interpretation ng accounting records, yun yung vouchers, yun yung transactions, at yung bookkeeper, ibig sabihin, yung accounting records, ibang tao ang gumawa. For example, yung manager, nagsulat ng resibo, nag-issue ng resibo. So, that is a transaction. Tapos, binigay sa bookkeeper yung resibo. That is another transaction. Ang tawag doon, bookkeeping entry. So, bookkeeping records, yung interpretation ng bookkeeper, doon sa transaction na ginawa ng general manager, ang tawag doon ay bookkeeping records. It forms part. So, in-record saan? Sa books of accounts. So, yung recording ba in accordance with the tax requirement ng tax code? Hindi mo alam. Kaya very important, mga kasama ko, lalo na yung mga barangay micro business enterprise, i-release ko na tong libro na to. Tulungan nyo lang ako. Siyempre, kailangan na din natin maghanap buhay. May mga pamilya tayong, may pamilya tayo na binubuhay. Diba? May mga magulang tayo na kailangan din nating intindihin. Isa pang libro na pwede ho ninyong bilhin, ito po, para ho sa mga gross income taxation, yung nagbabayad ng 8%. Hindi porket nagbabayad kayo ng 8%, exempted na kayo sa books of accounts. Macha-charge kayo ng penalty. Sayang naman. 25,000, saan mo makakapulot yan? Sabi ko nga, bibigyan ko kayo ng ganitong klaseng libro. Pero, tulungan nyo ako, mag-donate kayo para mas marami tayong magawang benefits. Para sa mag-donate, paki-email nyo lang ako para dun sa procedure, malaman ho ninyo. At tumatanggap na ho tayo ng franchise. Ito ho yung letter of intent na dapat nyong padala sa akin para magkaroon ho tayo ng pag-uusap. Ito po yung libro, libre, walang bayad. Nakikita naman ho ninyo, yung mga numbers ko dyan ay nag-a-appear. Okay? Sa bandang kanan ko. Okay? Nandiyan yung mga text. I-text nyo lang ako, bibigyan kayo ng libro. Iingang ho kayo nyo ng email para ma-email sa inyo yung link or yung PDF. So, yung mga susunod ho natin na tungkol ho sa bookkeeping, explain ko sa inyo. Isa pa lang yung ina-explain ko. Sabihin na natin, this is part 1.
So yung part 2 natin, pakihintayin nyo lang po. Masayang kabuhayan sa iyo. Masayang buhay. Peace and happiness be with you for life. See you in my next video.